Bangsamoro 101, mga kungkritong kaalaman tungkol sa magaganapan at talakayan ng mga mambabatas na binubuo ng membrong Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mga usapin tungkol sa kahalagahan ng bawat posisyon na bumubuo ng istruktura ng Parlamento ng Autonomong Rehiyon ng Bangsamoro. Magpapaliwanag ng bawat batas na naisumiti upang higit na maunawaan ng mamamayang Bangsamoro. Magsusubaybay sa mga bawat hakbang ng mga mambabatas bilang mahalagang bahagi ng progresibong pag-angat ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bangsamoro 101, hangad po naming maibahagi sa lahat ng ating mga kababayan. Mula dito sa Maguindanao, makapaghatid ng impormasyon tungkol sa Bangsamoro Parliament, maging sa loob at sa labas ng farm areas, buong Pilipinas at sa lahat ng naaabot ng ating programa. Bangsamoro 101. Bangsamoro 101 ay hatid sa inyo ng BTA Office ni MP Rasol Y. Mitmug Jr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang umaga sa ating lahat. Ito po ay isang bagong programa, Bangsamoro 101, hatid ng aming opisina. Ito pong Bangsamoro 101 ay tatalakay ng mga usapin tungkol ng RA 11054 o yung tinatawag natin Bangsamoro Organic Law. Pag-uusapan din dito yung mga batas na pinapasa natin dyan sa Bangsamoro Transition Authority o pinagdedebatihan. Ito din yung mga resolution dyan sa Bangsamoro Transition Authority, pag-uusapan din natin. Samahan niyo po kami isang oras po to. Monolog po to. Kasi ang pag-uusapan natin, key concepts about Bangsamoro government. Pero most of the time, madami po tayong mga kasama galing sa BTA para pag-usapan itong mga bagay na to. At ganun din, mag-invita din tayo ng mga eksperto sa mga topic na pag-uusapan natin para mas maintindihan natin to. Alam natin na madami na din mga ginawang ganitong klaseng programa, mga webinar. Anong naiba dito? Yung mga kasamahan po natin, si Ma'am Nor-ain, si Haron, at si Abdulazis, sila po ay mga locals po natin na kasama. So, ibig sabihin, nakakapagsalita sila sa lengguaheng Bangsamoro. Isa na dyan is Iranun, yung Maguindanao at Maranao. So, mas mapaintindi po natin sa ating mga kababayan. So, samahan niyo po tayo at sabay-sabay po tayong matuto tungkol po dito sa Bangsamoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, welcome po sa ating programang Bangsamoro 101. Ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Lambitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning sa lahat at salamat kan sa mga bala-bala, mga pagre-tunganeta no san sa Lanao del Sur. Ago sa Bangsamoro areas. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras dito po ngayong araw po. At wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani wafqahu qawlina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nanggo mapiyama pita. Assalamu alaikum sa kanulangon go. Padalamang ko sa mga bapo-bapa ba makikinig kanunya ba radio program tano manaso Bangsamoro 101. Siya kanu radio station tano manaso Iskia Broadcasting Center DXMM 107.3 Magnet FM. At ito po ang inyong lingkod, Haron Sakilan. So mga kaibigan, tayo po ay muling nagbabalik sa ating programa. Kahapon po ay hindi po tayo nakapag-air dahil holiday po bukas. Holiday kahapon at it was a National Heroes Day. At binabati po natin lahat po ng ating mga tagapanood, tagapagsubaybay. At King and Hag, yes. National Heroes Day kahapon, hindi man naisusulat sa libro yung mga bayani dyan na nakikinig, yung nanonood, pero pwede naman po tayo maging bayani sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating trabaho at sa iba pa. At yes. Sige. Yes, partner, no? At hindi natin akalain, no? Umabot po tayo ng ika 41 ngayong araw po, no, na episode August 13, 2021. Ayan. At mga kaibigan, no, marahil ay hindi po ninyo kami napanood kahapon, no. Kami po ay umihingi ng paumanhin at sapagkat ay mayroon po mga importanteng bagay at na dapat namin ginawa, no, inuna. At ngayong araw po tayo ng Tuesday, August 31, 2021, at pagpapatuloy nung dapat ay topic natin kahapon, no? At ang usapin patungkol sa ating BTA rules. Okay, kasama ayan, at bago yan na Hack and King, gusto din natin batiin yung ating mga kapwa lingkod bayan na nagsiservisyo. Lalong-lalo na yung mga frontliners sa King, ano? Yes, ayan, good morning sa inyo lahat. So, yun na nga yung sabi natin mga kaibigan, hindi natin kailangan may sulat pa sa libro as long as alam natin sa mga sarili natin na nagtatrabaho po tayo and the extra effort, extra po yung ginagawa natin sa lahat ng mga responsibilidad na meron po tayo. May nakakakita man o wala, basta quality service ang ginagawa natin, pwede natin sabihin na mga bayani tayo sa ating mga sarili. So, ibig sabihin ang kwalifikasyon ng pagiging isang bayani ay ang lingkod bayan. Nagtatrabaho tayo bilang para sa ating mga kababayan. Ayan. Hindi para sa sarili natin, hindi pang sariling interest, no? Okay. Ayan, so mga kaibigan, ayun po, tayo po ay nandito ulit sa ating programang Bangsamoro 101. At samahan nyo kami sa loob po ng isang oras. At araw po tayo ng Tuesday, supposedly kahapon po yung ating update tungkol po sa legislative updates nitong recently third regular session po ng BTA. At ngayon na po natin i-air. Ayan, hopefully okay lang po kayo dyan sa inyong kinaroroonan at sa lahat po ng mga nasa kanilang trabaho ngayon. Magtrabaho po tayo ng inspired, nakangiti at good vibes with our workmates. Diba, King? Yes. Mm-mm. So, yan. So mga pagaremi, mga luksami, pag-iminta namin sa ano, imanto gawi, makasunggi ka sa oras, pamakin ka sa radio station namin sa DXNM 107.3 Magnet FM. Inshallah, mga kapatano, mambitira, mikipantag sa legislative update on the third regular session. Ayan. Okay, nandoo kantano sa mga radio tano, mamakikinag tano, sa salangandan mo makikinag, siya ka no, radio program tano. So mga babu-bapasan, dahil mga Facebook nin, ang gatano sa mga wata, no, para mailin no sa Facebook nila para makinag no sa niya ba programa tano. Opo, at mga kaibigan, ayan, sa aming pagbabalik po ay makakasama po natin ang ating kasamahan din dito, ang Political Affairs Officer po from the BTA office ni MP Attorney Ras Mitmug Jr. na si Ma'am Sarah Thea Lauban. At dyan lamang po kayo, kami po ay magbabalik. Bangsamoro 101 ay hangit sa inyo ng BTA Office, MP Rasol Y. Mitmug Jr. Bangsamoro 101. Alam mo bang isa sa limang Pilipino ay may pinagdaraan ng problemang kalusugang pangkaisipan?
marahil ay nagpapanggap tayong walang ganitong suliranin. Ngunit, mahalaga ang ating kalusugang pangkaisipan. Ito ay mahirap at hindi tiyak kung kailan maaaring mangyari sa ating mga sarili. Ngunit, kailangan mong maunawaan na hindi ka nag-iisa. Para sa libreng mga mapagkukunan at mga programa na malapit sa iyo, maaari ninyong bisitahin ang barm.info/imh o Facebook page ng Islamic Mental Health. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng opisina ng MP Rasol Y. Mitmug Jr. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, honorable members of the Bangsamoro Transition Authority, ladies and gentlemen, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ikinagagalak po natin na nasa second reading na po ang Bangsamoro Act, Gazette Act of 2021. Bakit po natin to kailangan? Mayroon po tayong Freedom of Information Act na nagsasabatas ng pagbubukas sa mga mamamayan ng mga pampublikong dokumento. Ito po ay nakabase sa Bill of Rights Section 7, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized, access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions or decisions as well as to government research data used as basis for policy development shall be afforded the citizen subject to such limitations as may be provided by law. Sa Bangsamoro po, ang Gazette Bill ay naayon sa Bangsamoro Administrative Code, particular sa Book 1, Chapter 12 at 14 na nagsasabi na kailangan natin ma-establish ang Bangsamoro Gazette. Kaya nararapat lamang na magkaroon tayo ng sarili nating pahayagan kung saan natin mailathala ang ating mga batas, resolusyon at iba pang mga opisyal na dokumento sa print at e-electronic form. Gaya ng official gazette na ginagamit ng national government, itong Bangsamoro Gazette ay ating version kung saan naglalayon na mas uniforme ang pagpapahayag o pag-uulat sa ating mga isinasagawang batas. Kabilang na rin dito lahat ng legislative acts, resolution, executive and administrative issuances of general application, and significant Sharia court rulings. Marami po tayong naipasang mga batas, mga resolusyon, na ilalagay po ito sa ating mga website. Ngunit, mas mainam na maipabot at maiparating po natin ang ating mga accomplishment at programa sa grassroots level dahil para sa kanila naman itong ginagawa nating lahat. Magiging inclusive po ang ating gobyerno kung makikilahok po ang ating mga constituents sa ating mga proseso dahil ito po ang tunay na kahulugan ng self-governance. Nais rin nating maipamulat sa kanila ang ating mga gawain bilang mga mambabatas at public servant. Kung ang nais natin ay epektibo at responsableng pamamahala or moral governance, kinakailangan natin ng inisyatibong magsusulong ng higit na transparency, pagiging tapat at walang itinatago, accountability, pagkakaroon ng pananagutan sa mga opisyales ng gobyerno, at participasyon ng mga mamamayan sa pamamahala ng ating rehiyon. Ang Gazette Bill po ay isang maiging paraan para sa kamalayan ng ating publiko sa mga ganap sa ating Bangsamoro government. Sa panukalang batas na ito, ang Bangsamoro Information Office, ARM, ay magiging responsable sa editorial ng Gazette, sa koleksyon ng subscription fees at paggawa at pag-maintain ng official website at ng social media pages. Ang Bangsamoro Gazette ay ilathala gamit ang lengguwaheng Ingles at kung aplikable ay ang paggamit ng Filipino at Arabic. Ang Bangsamoro Library and Archives naman ay magsisilbing official custodian and repository ng mga dokumento. Napakahalaga po ng malayang pamamahayag at pagpaparating ng impormasyon
at paggamit ng isang malaya sa paggamit ng isang malayang lipunan. Idagdag ko lang po na ang panukalang batas na ito ay alinsunod din sa 12-point agenda ng Bangsamoro government. At ang polisiya ang napinapatupad ng government of the day. Ito po ay yung number 4, continuity of existing government services, at number 7, development of enabling policy environment. Nabanggit po ni Chief Minister Ahud Ibrahim sa kanyang State of the Bangsamoro address noong opening on the third regular session na kailangan natin magpasa ng mga batas na magko-complement sa ating Bangsamoro Administrative Code. Isa na po dito ang Bangsamoro Gazette. Panghuli po, gusto ko lang din pong sabihin na every leadership transition should always consider and ensure that the trust of its constituency is strongly built. This would mean that people should have the assurance that government can follow through the vow of allegiance in the agenda that they have instituted, that the public servants will deliver quality and attended services in consonance to their function, and that the institutions is functional and responsive enough that the citizens themselves are willing to pledge their involvement in the endeavor. Maraming salamat po mga kasama. Thank you, Mr. Speaker. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bangsamoro 101 ay hapit sa inyo ng BPA Office, MP Rasol Y. Mitmug Jr. Bangsamoro 101 ay hapit sa inyo ng BPA Office, MP Rasol Y. Mitmug Jr. Welcome back po sa ating programang Bangsamoro 101 at kasama na po natin si Ma'am Sara Thea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam and good morning po sa lahat. Ayan. So, buo na ang team namin. Oo, at mukhang naka-color motif pa kami. Alhamdulillah. So, ayan na Ma'am Thea. Ibabahagi po niya sa atin, mga kaibigan, ang tungkol po sa legislative update on the third regular session, and kung may oras pa po tayo ay itutuloy-tuloy po natin ang talakayan tungkol po sa BTA rule number 15. Ayan. So ito po. Again na Ma'am Thea, ibahagi mo sa ating mga tagapakinig ang mga ganap or updates tungkol sa legislative third regular session. Yes, for this episode po, ang i-recap natin is yung session nung naganap itong buwan ng August. Ito po yung session number 66, 67, and 68 ng regular third regular session po. So for this session recap po, we have 12 resolutions approved and 2 bills approved po. For the first po, unahin natin sa mga resolutions po kasi medyo marami-rami sila. Ang una po dyan is yung proposed resolution number 226, which entitled body urging to avoid the utterance of profanity, especially words that degrade women. Ito po ay pinamumunuan, or principal author po nito ay si MP Pondo Masani, and was approved on August 17. Pangalawa po dyan, no PR 473, or requesting to upgrade each wireless and non-wireless signals. Principal authors po nito ay si MP Narciso Yuiki at may mga iba pa siyang kasama po na MPs. Pangatlo po dyan ay yung, ito pong pangatlo ay consolidated resolutions po, yung PR 476 and 477, which was approved on August 24, commending Sergeant Hidilyn Francisco Diaz as the very first Mindanao Filipino to win Olympic gold medal since 1942 during Tokyo 2020 Olympic Games. Ito po ay principal authors po ng dalawang resolution ay si MP Susana Anayatin at saka si MP Romeo Saliga. Panglima po dyan ay yung PR 480, which was approved on August 24. That is requesting the PNP and DOJ, or the Department of Justice, to expedite the investigation on the case of Nadia Kasar. Kung matatandaan po natin, ito yung nawawalang Muslim businesswoman sa Nueva Ecija. Inabduct po siya, allegedly.
pinatay at parang may panggagahasang nangyari. Mm-hmm. So ito po ay authored by MP Zia Adjo. Mm-hmm. Yes, and connected din po dyan ay yung PR 481 na na-approve din po on the same day, on August 24, na kinukondena naman ng Bangsamoro Parliament yung pag-kidnap at pag-brutal na pag-murder kay Miss Nadia Casarpo. Also, ang same author din po, ang principal author ay si MP Adyong. And next po dyan is the PR or the Proposed Resolution number 487 expressing sympathy on the death of ating butihing MP Ali Muhammad Zainuddin Bato po. Mm-hmm. Yung ating BTA member. Ang principal author po nito ay si MP Maysara Latif. Next is the PR 490 or the resolution expressing the deepest condolences and profound sympathy of the Bangsamoro Parliament to the bereaved family of the member of the Parliament MP Ali Muhammad Zainuddin Bato. Mm-hmm. Pangatlo po, ito po kasi si, nabawasan na naman yung yes, mga MPs natin. Mm-hmm. Oh. Pangatlo po dyan, same ano rin po ang resolution. Ito mm-hmm. siya, in-approve separately siya. Usually mm-hmm. po kasi ina-adapt yan siya mm-hmm. and ina-approve na may consolidation, but this time po na na-separate yung mga pag-approve sa tatlong resolution. Ang pangatlo po na regarding din po dito ay yung Proposed Resolution number 491. Mm-hmm. Same din po, but this time resolution recognizing the contribution po ng ating honorable member na si Muhammad Zainuddin Bato to the Bangsamoro government as one of the prime movers of the Bangsamoro cause and expressing profound sympathy and sincere condolences to his family mm-hmm. for his demise. So yung ping tatlong resolution na kaugnay po sa ating ano pag-express ng sympathy sa pagkamatay ng butihing MP po. Oo. So before siya nawala, ilan nga yung mga MP natin? 79 po. 79. So ngayon po 78 na sila po lahat. Ayun. So hindi pa nare-replace. Yes, opo. So and Ma'am Te, yung tatlong resolution na sabi natin magkaka iisa lang yung parang subject. Subject, no? Separately yung pag-approve, no? Yes. Pero pare-pare talaga yung laman niya, yung subject niya. Not necessarily, kasi yung dalawa naman, ini-express yung sympathy. Pero yung pangatlo po, mm-hmm. at the same time, nire-recognize yung contribution mm-hmm. nung CMP Bato po. That's why na-approve siya separately po. Okay. Magkaiba ng ano? Yes, same case yan siya nung pagkamatay po ni Father Mercado na kung saan yung mga resolutions similar, one subject matter lang din, pero dahil merong pinagkakaiba rin in terms of ano po, yung isa po is expressing sympathy lang, merely expressing sympathy, yung pangalawa po is at the same time nire-recognize yung contribution ni Father Mercado. So in-approve po siya separately po. Sunod po dyan, nung August 26, na-approvehan din po yung Proposed Resolution number 496. Ito naman po ay commendation to Philippine Olympians, namely si Hidilyn Diaz, Nesty Pitesio, Carlo Paalam, and Yumir Marshan. Ito po ay author po nito ay sila MP Zia Adjong, MP Raisa Jajuri, MP Pakasem, MP Tarhata Basman, and MP Eddie Ali po. Same day po, PR 498. Are commemorating the 68th founding anniversary of MSU and commending its invaluable contribution. Ito po, ang kinaganda po nitong PR4R, ito po, ang principal author po nito ay ating butihing boss na si MP Rasol Mitmug. Ito po ay finaled that day on August 26. Mm-hmm. Nasali po siya sa OB, Order of Business, on the same day. On the same day din po, na-approvehan po yung ating resolution po. Oh, alhamdulillah. At ibig sabihin na yes. Yes, ibig sabihin maganda yung resolution. 498 po. Just in time po sa MSU anniversary, 68th founding anniversary nila itong September 1 po. Mm-hmm. Ayan. So, binabati natin lahat ng mga MSU 1. Yes. Sa 60th anniversary. Kasunod po dyan ay ang PR 500 or the Proposed Resolution 500 commending the Senate, its Committee on Local Government, and its Majority Floor Leader for shepherding the process for the enactment of the Senate Bill number 2214. Itong originally po itong
proposed resolution na ito, hindi po ito kasama sa order of business. But it was, na-amend po yung OB and nasali po siya. Because timing din that day po, na-approve on second reading yung Senate Bill 2214. Ito po ay patungkol po sa pagsususpend ng transition term ng ating mga MPs, pagsususpend ng first regular session because nakalagay po sa BOL or the RA 11054 na ang ating first regular session will be held on 2022 next year. But with this Senate Bill 2214, pinopropose po na may extend siya, masususpend yung regular session and at the same time, may extend yung transition term ng ating mga MPs. For another 3 years, that's gonna be 2025 po. 2025. Yes. Ito po ay naaprubahan din po. Opo. And also, the last one po is yung PR 482, calling to consider the establishment of drug treatment and rehab centers in each provinces of BAR. Sorry, ma-mention ko lang yung sa kanina po na proposed resolution number 500. Ang principal authors po noon ay si MP Muhajir Iqbal at saka si Raisa Jajuri po. Yes. And so dito po sa 482 or yung regarding po sa pag-i-establish ng drug treatment and rehab center sa ating sa mga probinsya ng BARM, ang principal author po nito ay si MP Maysara Dandamon Latif po. So those are the resolutions na na-approve po and ngayon proposed po resolutions. Yes na na-approve. So ngayon po tayo naman ay magdi-discuss sa regarding sa bills, dalawang bills na na-aprubahan itong buwan ng August. Una po diyan. So bago yan na Ma'am Thea ay binabati natin na hat at king lahat ng mga principal sponsors ng mga proposed resolutions na ito. Yes. Ano? Binabati natin sila at yun nga yung sinabi natin kanina ay in relation sa celebration kahapon na National Heroes Day, ito ay pagiging bayani din po nila sa atin ng mga Bangsamoro. Yes, diba? At napansin natin no, sa 6 days consecutive na third regular session ay madami tayong na-aprobahan na PR, no, proposed resolution. Ito ay patunay lang na ating mga mambabatas ay talagang ginagawa yung kanilang mga tungkulin, no? Yes. Oo. Kaya yun, binabati natin sila at tayo ay kahit na sa level pa lang yan ng Ma'am Thea ng proposed bills, ano, King, ay nagpapasalamat na tayo sa kanila, di ba? At naisipan nila yung mga ganitong batas na isulong sa ating pamahalaan. At marami-rami pang pong pag-usapan at sa itong month po, no? Sa this coming September, yes, no? So magkaroon naman tayo ng session, third and fourth week po ng month ng September. Yes, tama po yan. It will resume po on, I think, September 14 cause yan yung third Tuesday ng September po. Ayan. So mga kaibigan, para po sa tuloy-tuloy na pagbabahagi po sa atin ni Ma'am Sarah Thea sa mga updates tungkol po sa legislative, ano? Ayan mga kaibigan, dyan lamang po kayo. Kami po ay magbabalik at manatiling nakatutok sa DXMM 107.3 Magnet FM. At i-share po ninyo, mag-comment din po kayo sa ating Facebook live streaming sa Bangsamoro 101. Kami po ay magbabalik pagkalipas po ng mahalagang paalala. Bangsamoro 101 ay hubit sa inyo ng DTA Office, MP Rasol Y. Mitmug Jr. Bangsamoro 101. Alam mo bang isa sa limang Pilipino ay may pinagdaraan ng problemang kalusugang pangkaisipan? Marahil ay nagpapanggap tayong walang ganitong suliranin. Ngunit, mahalaga ang ating kalusugang pangkaisipan. Ito ay mahirap at hindi tiyak kung kailan maaaring mangyari sa ating mga sarili. Ngunit, kailangan mong maunawaan na hindi ka nag-iisa. Para sa libreng mga mapagkukunan at mga programa na malapit sa iyo, maaari ninyong bisitahin ang barm.info/imh o Facebook page ng Islamic Mental Health. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng opisina ng MP Rasol Y. Mitmug Jr.
Yan mga kaibigan, tayo po ay muling nagbabalik sa ating programang Bangsamoro 101 at kayo po ay manatiling nakatutok sa DXMM 107.3 Magnet FM. Ayan, so tuloy-tuloy ang ating talakayan. Kasama po si Ma'am Sarah at King. Time check tayo, King. Yes, ang oras po natin ngayong araw ay 10:43. Ayan. Mm-hmm. Ayan, so Ma'am Thea, sige po, para po sa mga bills, updated po na mga bills na napag-usapan nitong recent session. Yes, sa bills naman po tayo, ang unang bill po na naaprubahan noong August 17 ay yung PPE Bill number 87 or mandating the dual use of Hijri and Gregorian calendar in all ministries, LGUs, in the Borne. Ang tinatawag po ito na the Bangsamoro Dual Calendar Act of 2021. Ang principal author po niyan ay si Deputy Speaker Attorney Omar Yasir Sema at marami pong co-authors. Isa po dyan ay ating putihing boss na si MP Rasol Mitmug po bilang co-author. And ito po naaprubahan unanimously with 61 votes po. Walang negative vote or walang nag-abstain. This. So, ibig sabihin, gagamitin na natin ang Hijri calendar and yes, sa lahat ng opo, sa lahat ng communications, mauuna po yung Hijri calendar / the Gregorian calendar. Ang Hijri po, yun yung dahil daw po sa Muslim era na ngayon, kumbaga tayong Muslim-dominated area tayo, so mas appropriate na gagamitin natin bilang primary calendar yung Hijri calendar. Kasi dyan naman daw po nag-start yung Hijri kasi daw, nag-start yung, I think, journey ni Prophet Muhammad. Yes. Yan. And that relates talaga naman na saktong-sakto yan because nga tayo ay nasa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao at dapat lang na may ina-adapt tayo mga ganitong klaseng calendar. And again, Ma'am Thea, pakiulit kung sino yung mga naging author niyan. Yes, ang principal author po ay ating butihing deputy speaker na si Attorney Omar Yasir Sema. Marami pong co-authors, as flash po kanina sa monitor natin, maraming co-authors doon is yan po sila, yung mga sila Deputy Chief Minister Ali Sulaiman, the Majority Floor Leader Attorney Lanang Ali, Deputy Speaker Hatimil Hassan, Deputy Speaker Attorney Nabil Tan, Deputy Majority Leader Attorney Paisalin Tago, Deputy Majority Leader Dato Kadafi Mangudadato, Deputy Minority Leaders na sina MP Baintan Ampatuan and Attorney Rasol Mitmug Jr. Ang mga miyembro ng ating parliament na sina Attorney Jose Lorena, Abraham Burahan, Jamil Makaraya, Abdul Mukmin Mujahid, Sahi Uja, Ali Salik, Mujib Abo, Haron Abbas, Susana Anayatin, Siti Shahara Mastura, Abdullah Ahang, Faiz Alauddin, Abdul Wahab Pak, Eddie Ali, Sultan Idriza Rimbang, Zia Rahman Adjong, Muslimin Jakilan, Mudayaw Sakar, Musa Jamla, Zulkarnain Abbas, Bainon Karon, Muslima Asmawil, si Attorney Maysara Dandamon Latif, Dato Midpantaw Midtimbang, Dato Tukaw Mastura, Sahi Uja, Romeo Sema, Amil Bahar Mawalil, Dr. Safrula Lipatuan, Ahmad Abbas, Haji Abdulaziz Ismael, Suwaib Uranon, and Ustaz Abdullah Gayak po. Yun, so, medyo madami yung nabanggit yes, Ma'am Thea. Pero mga kaibigan, ini-emphasize po natin dito na sila po yung mga taong nasa likod ng bill na ito at inshallah ay magiging ma-adapt na ito. Nag-start na po sila i-implement ito na napansin ko nung last na order of business may nakalagay na na Muharram something then / August 28. Oo. So ganun po yung ano. So alam mo Hack and King, ito rin ang maganda dito, Ma'am Thea. Tayo mismo mai-educate tayo kasi hindi tayo, we are not used to it. Tama yan. Tama yan kasama ng even yung order ng ano, minsan di natin alam. Although naririnig lang natin, pero paano siya pagsunod-sunod rin? Yes, at kasi ang kanjan, no, ang totoo po niyan, hindi po, ito, kwan lang, no? Hindi po, lalong-lalo sa mga kabataan natin ngayon, no? Mm-hmm. Hindi po lahat ay nakakaalam ng mga ating Hijri calendar. Mm-hmm.
Pero ngayon, no, every time na may makita sila na communication, na letters from our office or ibang office, mm-hmm, na naka-indicate doon, halimbawa, no, Muharram, tapos yeah, nakasunod yung Gregorian calendar natin. Oo. So, ibig sabihin, from time to time na makikita nila yon, eh, matatandaan na nila. So, Yes, at hindi lang sa mga kabataan, sa atin din, syempre. Yes, opo. Ako, ako personally, po ngayon ko lang nalaman na ang month ng January sa Hijri pala is, yun yung month na Muharram. So, sa January yun. Yeah. Yes. Every January. Oh, and King, ang medyo aware lang tayo, yung Ramadan, kasi binibilang natin yung araw, eh. Opo, yun lang yung... That's fasting days, ano, at bilang na bilang yung mga araw. Oh, pang ilang Ramadan na ngayon. This time, mga kaibigan, dahil may proposed bill po at nabanggit po ni Ma'am Sara Thea, yung mga butihing MP po natin at sila po yung mga taong nasa likod na isinusulong itong pag-adapt po, gagamitin na po yung kalendaryong hindi lang yung Gregorian na nakasanayan natin, but of course yung calendar ng Hijri. Ayan. Yes. So yan nga, napaka-importante po na naging bahagi sa atin yung itong na-approve ng Bangsamoro Calendar of 2021. Dahil po ito ay nagbibigay ng kaalaman at na-educate po tayo ng mga Muslim dito po sa Bangsamoro. Yes, ma-familiarize yan tayo sa Hijri calendar. Oo, na-educate tayo. Isipin mo, no, mga partner, no, sa mga MP na nasa likod ng bill na yan, no, sa mga susunod na araw, panahon, eh may kikwento nila sa mga anak nila. Oo, legacy. No? Legacy na legacy. Sabi nila, isa ako sa gumawa ng batas na yan. Yes. Yes. And if I may add po, itong Bill number 87 ay ngayon, dahil na-aprobahan na siya, ang pangalan, ang tinatawag na po na siya na Bangsamoro Autonomy Act number 20. Yes. So, ibig sabihin niyan, dalawang pong batas na po ang na-aprobahan in the entire ano po, session natin. Alhamdulillah. So, pangalawa po dyan, yung Bill BTA Bill number 95, or ito po yung authorizing the use of 50 million for the acquisition of additional oxygen tanks to be distributed in different provinces po ng BARN. Ito po ay tinatawag na oxygen buffer stock of 2021. It was unanimously approved din po with 51 votes, walang nag-abstain, wala rin po nag-no vote. And ang principal author po nito ay si MP Zia Rahman Adjong po. Okay. So, ito na yung isa sa mga pinag-usapan natin during the guest ng ating MOH, no? Yung patungkol sa ating mga oxygen. Yes. At alhamdulillah ay mas lalo pang napalawag, no, sa pamamagitan nitong batas na pinapitibay. Yes. At yun na nga, tamat na na-remind mo yan na kasamang hack. At nung naging panauhin natin dito si Dr. Amsa, no? Oo, at naibahagi. Kasi mga kaibigan, isa nga din ho sa winu-worry, inaalala po ng ating mga nagiging pasyente ba, 'di ba? Ay yung ano, kakulangan sa oxygen. And considering the fact po na nasa pandemyang COVID-19 pa po tayo, at minsan King, kapag napag-aalaman ng isang pasyente na walang oxygen at nakakailanganin, at yun ay magkukos pa sa kanya ng mas malalang karamdaman. Ang ibig sabihin ng 20 tons is dalawang araw lang po, no? So pahirapan po yung supply po ng tank natin, ayon sa sinabi ng guest natin na si Dr. Osman. Kaya nga po ay gumagawa sila ng paraan, sinisikap nila, no? At maka-abil sila at maka-refill ng mga tangke nila. Okay. So, hindi lang yung programa ngayon ng MOH. Yes. Bagkos ay yung mga butihing MP po natin ay pinagtitibay po nila sa pamamagitan ng proposed bill na yan na ibinabahagi sa atin ni Ma'am Thea. Yes. And na ito po ay tinatawag na ngayon na Bangsamoro Autonomy Act number 21. So, yes, approved na siya. Apo, approved na siya. And BAA 21 na po siya. Ang iba pa pong principal author nito, aside from MP Adjong, ay si MP Ubaida Pakasem at saka si MP Nabiltan. Marami rin po ito siyang co-authors. Ayan, titignan natin. I think ma-flash din sa monitor sa dulo, medyo sa baba. Ayan. So, talaga namang puspusan, mga kaibigan, ang
effort po ng ating mga butihing MP at tayo po mula po dito sa Bangsamoro 101 ay bumabati po sa kanila at nagpapasalamat po tayo dahil yun nga po ay talagang sila ay ginagawa yung kanilang very best para po sa serbisyo nila para sa atin. Yes, at yan po ang layunin po ng ating gobyerno ng Bangsamoro, lalo po, lalo na po dito sa member of parliament. Ginagawa po nila yung tungkulin nila, yan. Kaya mapansin niyo mga kaibigan, no, kahit itong mga oxygen natin ay dinadaan sa bill, no. Baka may tanong niyo bakit dinadaan pa sa bill, ay dahil ito ay isa sa napaka-importanteng bagay ngayon sa panahon ng pandemya. So kailangan natin ng isang konkretong batas para tayo ay kumbaga mayroong pundasyon ng lahat ng mga usapin, lalong-lalo na patungkol sa legal basis. Yes, may legal basis tayo. So dahil ang oxygen tank or oxygen ay napaka-importante sa panahon ng pandemya. Kasi isipin niyo mga kaibigan na ang isang oxygen sabi ni Doc Usman, no, ay maaaring gamitin lang ng isang tao. Yes. So paano pag sunod-sunod ang pasyente? Wag naman sana, no. So paano na lang kung talagang naapektuhan yung mga karamihan, no? So talagang magkakaroon ng shortness ng supply ng ating oxygen tank. Alright, so Ma'am Thea, meron pa po ba tayong bills dyan? Para mga kaibigan, hindi na ho natin mahahabol na matalakay itong BTA Rule number 15, pero bilang panghuli siguro ay kung may karagdagan si Ma'am Thea. Yes, dahil na-mention na natin lahat ng mga aprobadong resolutions and bills, dito naman po tayo sa mga na-pending or mga na-refer na mga bills and resolutions po. So, una po dyan ay yung resolution number 483, calling for the Special Committee on Marawi to look into the status of the four barangays of the alleged issue ng land conflict. Ito po ay na-refer dahil ito po ay patungkol sa Marawi issues, na-refer po siya sa Special Committee on Marawi. Pangalawa po dyan ay yung PR 484, or directing the MOTC or the Ministry of Transportation and Communication to apprise the BTA on the status of land site development of all airports in the bar, and this was referred to Committee on Transportation and Communication. Also, ang ating resolution ng ating butihing boss na si MP Mitmug, yung PR number 489, na nire-request natin yung PSA for a full briefing on all statistical data obtained sa bar. Ito po ay na-refer sa Committee on Rules. Importante po dito sa resolution ito dahil ngayon, marami tayong, because of the pandemic, kailangan ng maraming policy, mga programs. Minsan, kinakailangan muna natin ng clinical data, mga statistical information. Yes. Malalaman natin kung saang area bang mas kinakailangan ng ganitong ano. So, ito po yung... Kasi doon yung baseline sa statistics office. Yes, yun kasi yung nagiging ano natin, statistical, magiging controlling data natin. So, ito po ay na-refer again sa Committee on Rules. Also po yung PR 493, or requesting the Ministry of Health to include unvaccinated labor force working in the provision of COVID-19 vaccine. Ito po ay na-refer sa Committee on Health. Ma-mention ko lang, mention lang din po ito, yung mga first stage of bills. Ito po yung Bill number 53, or creating the Bangsamoro Sustainable Development Board. Ito po ay na-refer sa Committee on Rules. And isa po sa co-author din po ay si MP Rasol Mitmo. Ang principal author po niyan ay si ating senior chief minister na si Abdul Rauf Makakwo po. Pangalawa po dyan ay ang Bill number 75, or upgrading Dr. Serapio Montañer Alhaj Memorial Hospital into level 2 with 100 bed capacity. This was referred to Committee on Health. Ang pangalawa po na bill, itong mga bills na mamamention ko regarding sa hospital po, ang principal author po nito ay ating butihing MP sa Prula de Patuan po. Pangalawa po dyan ay yung Bill number 99, na kinoconvert po yung Tamparan District Hospital into Provincial Hospital, level 2 with 100 bed capacity. And the same din po, this was referred to Committee on Health. Pang-apat is the Bill number 98, or ito yung pag-i-establish ng tinatawag na Ustadz Hashim Salamat Memorial Hospital. Yes, it was referred also to Committee on Health. Same principal author si MP Dipatuan.
Next po is the Bill number 100 or upgrading. Ito parang kay ano kay Hak, upgrading the Dato Haron Sakilan Memorial Hospital sa Tawi-Tawi into level 2 with 100 bed capacity, also referred to Committee on Health. And ano pa po ba? Daming ano, yun na po sila lahat ang na-refer sa second stage ng bills natin po. Yes, partner, no, hopefully no na ito ay maipasa na agad, no, at maaprubahan po ng ating mga yung sa pagli-level up pa lang ng mga hospitals ay talagang makikita mo na ito ay quality service ng Bangsamoro government sa mga Bangsamoro constituents. Yes. Pagkakalam ko yung 25 beds is 25 lang po yung accommodate po ng at hospital. At least level up na, so, level up na. Yes, lumilevel up na sila. Opo, yung mga na-mention ko na limang bills, ito po ay dumaan sa second stage ng bills. For the first stage na bills po, I think anim sila. Una po dyan ay yung bill number 118. Ito naman po yung pag-construct ng Dato Blasin Swat Municipal Hospital sa DBS Municipality. Yes. Pangalawa po, bill 120, strengthening the system of management and archival records of the Bangsamoro government na ang author po niyan ay the minority bloc, including our MP Rasol Mitmug po. Next, third na dumaan sa first stage ng bill ay ang bill 121 or creating the Bangsamoro printing office, same author, the minority bloc po. Yes. The bill number 96 or establishing a level 1 general hospital with 50 bed, yung also known as the Alim Abdulazis Mimbantas Hospital. Si MP din patuan din po ang ano ang principal author. Pang-apat po ay bill number 97 or yung ipag-i-establish ng Ghazali Jafar Memorial Hospital. Yung bill number 98 kanina na dumaan sa second stage, yun yung kay Ustadz Hashim Salamat. Ito naman pong bill number 97 na dumaan sa first stage ay kay Ghazali Jafar Memorial Hospital po. Mashallah. Last po is the bill number 101 or ina-upgrade po yung Bulwan District Hospital into level 2 with 100 bed capacity. Yeah. So, yan po yung nabanggit po ni Ma'am Tia, no, na first stage first reading po yung mga hospital na i-upgrade nila. Ayan. So bilang summary, ma'am, ilan yung naaprubahan ulit na act? Sa bills po, we have two bills na naipasa. Yan na yung tinatawag nating Bangsamoro Autonomy Act number 20 at saka number 21 po respectively. Sa resolutions po, we have 13 resolutions approved. 13 resolutions approved. Yes po, itong buwan ng August. Yeah, so dalawang bills at 13 resolutions approved sa buwan po ng August. Yes, opo. Ayan. So madami, nakadami ng resolutions approved this month. Alhamdulillah. Yes, at ang maganda pa dyan, ang magandang pag-usapan yung mga bills at mga na-approve na bills, pati yung mga pending pa, no? Dahil kung mapapansin nyo, puro pa hospital, no? Napakalaking bagay para sa ating mga kababayan itong mga bill na ginagawa ng ating mga mambabatas. Ayan, so ayan mga kaibigan, again, dalawang bills approved for this August, dalawang bills approved at 13 resolutions po ang naaprobahan ngayong buwan lamang po ng August. Ayan, so Ma'am Sara Thea, maraming salamat at and also meron din tayong ifa-flash na ito ay para din sa Bangsamoro. Direct i-flash natin yung tungkol sa scholarship. Ayan. So maliban sa mga resolutions na tinatalakay, meron din tayong mga tatalakayin dito na tungkol po sa scholarship. Oo. Ayan, so ito po ay tungkol sa AME or Access to Higher and Education, Modern Education Scholarship Program po ito. At ito ay kinikilala din bilang known as Bangsamoro IQ Scholar at scholarship program po ito ng again ng MBHTE, no? At ayan po, nasa screen po natin kung sino po ang pwedeng maka-avail at sino yung mga qualified at ano yung mga qualifications. At para po ma-flash nyo po ulit yun, pwede nyo pong i-replay ang ating video ngayon, ang ating episode ngayon. At pwede din pong bisitahin ang page po ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education, BARMM. It's either Facebook po nila or sa website nila ay maa-access po yan. Napakahalagang kaalaman ito mga kaibigan. Malaking tulong po ito para makapagbigay ng pag-asa sa mga batang
may pangarap na makapagtapos, matulungan financially. Ito po ay serbisyo ng Bangsamoro para sa mamamayang Bangsamoro. Ayan. So, ipa-flash lang natin yan, Direk. Ano? Hindi na natin kayang basahin dahil kinakapos na tayo ng oras, mga kaibigan. Again, Ma'am Sara Thea, maraming maraming salamat. And King, announce ko na ang winner. I-announce po namin yung winner no last week no Friday si Sir Khalid Umpa from Marawi City po at maraming salamat ay kapoy nakatanggap ng 50 pesos load mula po sa Bangsamoro 101. Yan. Yes. Oo. At question of the day no ibigay na natin no. Sige, hat. Ibigay number lang po. Number lang. Ibigay po ang bilang ng resolusyon na naaprobahan at bilang ng bills na naaprobahan. So, yeah, mga kaibigan, no, para po sa inyong kasagutan, maaari niyo pong ipadala, i-text sa ating hotline number 0967-0258-733. Ayun, so mga kaibigan, pinasimple lamang ni Hack and congratulations sa in-announce ni King the winner. At yun po, sagutin nyo lamang po yung question natin for the day at mananalo po kayo ng 50 pesos worth of load. Again, maraming maraming salamat, King. May... Yes, mga kaibigan, no, kunti na nalalabi lang ang oras natin. Ang oras po natin ngayon ay 11:03. Ayan po. Ayan, no, overtime tayo ng 3 minutes, King. Sige, King. So, mauna na ako. Alright. Okay, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming programa at nanonood sa aming live streaming po sa Bangsamoro 101. And of course, nakikinig po sa aming station DXM 107.3 Magnet FM. At kay Ma'am Tia po, Ma'am Sara Tia, thank you po at nakasama ka namin ngayong araw. Mula, okay, at mula po sa BTA office ni Atty. Rasol Mitmug, ako po si King Abdulazis Monte, ang inyong lingkod. Ayan, so bigyan natin ng chance si Ma'am Sara Thea na hindi siya nakapagpaalam kanina. Yes. yun lang po, nagpapasalamat lang po ako sa lahat, especially sa mga taga-subaybay ng Bangsamoro 101 po. Ayan. Okay. Okay, sa ngalan po ng Office of MP Rasol Y. Mitmug Jr., kami po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta sa ating programang Bangsamoro 101 at sa lahat po ng pumapalo sa ating YouTube channel at nanonood sa ating live stream at lalong-lalo na nakikinig sa ating on-air no sa Eskia Broadcasting Center no DXM 107.3 Magnet FM. Ito po ang inyong lingkod Haron Sakilan wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, at binabati din po natin mga kaibigan ang nanonood ngayon. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, si Sulaiman JMR. Ayan, salamat po sa panonood. And also kay Sahara Alin, nanonood siya. At binabati po natin lahat po ng mga nanonood dyan sa Bangsamoro Women Commission and also yung kanilang butihing MP, na si MP Bainon Caron. And also, binabati din po natin ang ating butihing MP na si Attorney Rasol Y. Mitmug Jr. At sa lahat po ng mga kasama natin dyan sa BTA office ni MP Attorney Ras Mitmug. Ayun, and also, binabati din natin ang laging nakatutok sa ating programa, si Miss Bianca and si Sir Mark Lauzon, nanonood siya. Maraming maraming salamat po at muli, ito po ang inyong lingkod, Nor-ain Ibad Lambitan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. At ito po ang ating programang Bangsamoro 101.